Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jo Velasco. So for today's video guys, kung nakikita niyo ulit sa title ng vlog na to, ang gagawin ko ay ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang cold wax ko sa aking kilikili. So without further ado, let's go to the video! So, ayun guys, nakikita nyo na naman ang makintab kong fest. Hindi pa ito yung review about dun sa product na ginagamit ko sa fest ko. Pero guys, soon after siguro ng vlog na to, yun naman yung gagawin kong vlog para sa YouTube channel ko. So guys, ayun, nasabi ko na kanina, ang gagawin ko for today is ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang cold wax ko sa aking kilikili. So guys, nagsha-shave din ako dati. Or kaya kapag wala na akong cold wax, nag-shave ako, no, cheese, kasi kasi naman pahabain ko yung buhok sa kilikili, diba? Pero guys, kapag nag-cold wax ako, pinapahaba ko muna yung buhok sa kilikili. So, yung isa ko ditong kilikili, yung kabilang kilikili ko is na-wax ko na siya, guys. Inuna ko na siyang i-wax para ipakita ko sa inyo na ganyan yung nagiging itsura niya kapag nawawax ko na yung kilikili ko. Medyo red pa siya kasi kaka-wax ko lang siya bago ko start yung video na to. Ganyan siya kapag nawawax, guys. Medyo red-red pa kasi nga medyo na-push yung medyo na palakas ate yung pag-dip ko doon. And saka normal naman siya kapag cold wax yung ginagamit ko or hot wax. And hindi lang tutorial yung gagawin ko, guys. Sasabihin ko din sa inyo yung disadvantage and advantages ng paggamit ng cold wax. So guys, yung ginagamit kong cold wax is from Esme Organic. So charcoal yung ginagamit ko. Yung una kong ginamit na wax dati is I think parang watermelon or candy wax. Basta ganun. Basta color red yung kulay nun. Kaya nung first time ko yung ginamit, mukha siyang dugo kasi dinay ko pa yun eh. At yung gamit ko ngayon, in-order ko siya sa Shopee. In-order ko siya sa Shopee, guys, for only 49 pesos plus yung shipping fee. Kaya, pero hindi naman siya umabot ng 100, kaya medyo lumaki-laki din kasi yung shipping fee niya is, I guess, 50 or 40 pesos din. JNT yung nag-deliver sa akin. And sobrang bilis niya lang dumating. Hindi na ako naghintay ng isang linggo kasi parang 3 days after I ordered this, dumating na agad siya. So, ayan guys, yung cold wax na ginagamit ko is from Esme Organics again. It is the Black Charcoal Cold Wax. So, pag in-open ko siya, wala naman siyang amoy. Ito, bibili ko lang nito guys. And kagagamit ko lang ngayong araw. Kaya medyo nakasil pa siya. And kapag inaalis ko yung ito, yung cover nito, yung half lang, hindi ko pa siya agad inaalis lahat. Para at least, diba? Tapos, wala naman siyang amoy. Matamis. Amoy matamis. Kasi guys, ang ingredients nito is, alam ko may honey to eh. Ayun o. Ang ingredients niya is aqua, sugar, honey, lemon, sucrose, citrus, activated charcoal. And yung benefits ng wax na to guys is it is formulated for sensitive skins or protect skin from irritation. So ngayon, ituturo ko na kung paano ko siya ginagamit. Anong pinagkaiba niya, sabi ng iba? Anong pinagkaiba ng cold wax sa hot wax? Siyempre, from the word itself, yung hot wax is mainit, yung cold wax is hindi mainit. Simple as that. So, ayun, guys, huwag na lang pansinin yung braso kong malaki kasi medyo nananaba ako ngayong quarantine. And ang purpose naman kung bakit ako nagsando ngayon is para mas mapakita or mas maturo ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung cold wax ko sa aking kilikili. So, yung kailangan ko lang ditong gamit is syempre yung cold wax, scissor, and then the paper. So, hindi ako nagamit nung parang papel na para talaga sa mga wax. Parang ano bang tawag doon? Parang hindi ko alam yung wax strip. Hindi ko alam, bobo. Bobo girl! Kaya hindi ako nagamit ng ganun. Papel lang yung ginagamit ko para mas tipid, diba? And also pala yung polvo.
So guys, ayun, tutulong ko na sa inyo kasi isa okay naman ha. And kahiyahiya man ipakita, pero ipapakita ko na din. Ayan, ganun yung itsura ng kilikilo ko kapag hindi pa siya nawawax. Yung iba, kala nila maitim yung kilikilo ko, pero naitim lang siya kasi may buhok pa. And bago ako mag-wax guys, pinapahaba ko muna siya para kapag nag-wax ako, mas madali siya madala yung cold wax. And ito yung itsura niya kapag katapos siya i-wax. Hindi naman siya sobrang itim. Maitim, pero hindi naman ganun ka-itim look ko, diba? Hindi naman ganun ka-itim yung kilikili ko kasi medyo maalaga din naman ako sa kilikili ko, kaya hindi yan maitim. So, ayun na nga guys. Una, ang ginagamit ko is itong Johnson's Baby Powder. So, para saan siya? Nilalagay ko to guys bago ko i-apply yung cold wax sa kilikili ko. So, syempre, una kong ginagawa ay ito. So, ayan, tanggalin ko muna yung cover. And then, ang ginagawa ko ay ito. Syempre, kukuha muna ako na gagamitin kong cold wax. Hindi ako sobrang dami maglagay ng cold wax sa kilikili. Yung sakto lang, yung masasakit lang yung buhok sa kilikili ko. So, ayan, mga ganyan lang siya kadami. Ganyan lang, guys. At ay mag-box na naman. Ayan, basta ganyan lang siya kadami. Nire-ready ko lang siya. And guys, sabi nila, ginagamit ko yung polvo kasi sabi nila, pag first time mo, pero kahit hindi ko first time, ginagamit ko pa rin siya. Sabi nila, yung polvo daw kasi is medyo nakakapagpatanggal ng sakit, lalo na kung first time mo. Kaya ako, ginagamit ko siya. So first, lalagyan ko muna ng polvo yung kilikilo. Ayan. Ayan. Diba, maputi na yung kilikilo ko. Nilalagay ko siya isa pa para sure na hindi talaga siya masakit. Ayan, medyo madudumihan yung damit ko guys pag pasahan siya. Hanyo na, diba, amoy baby na yung kilikili ka. And then next is yan, eto na yung kinuha ko, ready ko wax. Yan, kinukuha ko na siya para mai-apply ko na siya sa aking kilikili. So, kahiyahiya man siya i-vlog, pero gagawin ko siya guys kasi gusto ko ma-share din yung kaalaman ko and gusto ko din i-share kung paano ko inaalagaan yung aking kilikili or kung paano ako nag-aalis ng buhok sa kilikili. Dati nag-shave lang ako guys, eh kaso nakita ko naman kung cold wax and tinry ko siya isang beses, hindi naman siya ganun kasakit and sobrang effective niya, kaya yun, nagtuloy-tuloy ko na siyang gamitin. Yan guys, medyo malagkit na, nabubwisit na ako eh. Kasi nadikit na siya sa daliri ko. Nakakainis siya gamitin guys, lalo kapag mahaba kuko mo. Ayoko, hindi ako masyado nagpuputol kasi ng kuko guys, kasi yung daliri ko is punggok. So, kapag nagpudpud siya, yung kapag nag-nail cutter ako na sobrang ikli ng kuko ko. Ayan. Mukha na lalit ako. So, ayan guys. Kinaganan ko lang siya para mas makover na yung sa kilikili ko na may parte na may buhok. Ilusin ko lang ulit. And then, ayan. Ready na yung aking kilikili. So, guys, pag naglalagay ako nito, medyo kinakabahan pa ako. Kasi, syempre, masakit din naman siya. Pero, hindi naman sobra. Lalo na kung sanay ka na masaktan. Tsaka! So, pag sanay ka na masaktan, hindi mo na mararamdaman yung sakit ko itong wax na guys. Mas malala pa ito sa sakit ko ginawa na sa inyo. Look lang yun. So guys, advantage nitong cold wax kaysa sa hot wax is mas mabilis siyang gamitin kaysa sa hot wax. Kasi diba guys, alam ko yung hot wax medyo pinapainit pa siya or pinutunaw bago siya ganun, magamit. And analyze, eh, kesa dito sa cold wax mo guys na ganun-ganun mo lang, paglaruan mo lang, gusto lang mag-picture yun, na-apply mo, gusto ko sa lili mo. Bagay ito sa mga lalo sa mga walang time guys, sa sarili nila. Sobrang easy lang niya i-apply. And ayun, naiirito na ako. Ayun yung problema ko minsan sa wax. Sobrang dikit. Naiirita na ako. Sobrang dikit niya na sa daliri ko. So ayun. Ano niya lang siya, spread-spread niya lang hanggang sa makover yung pili-pili niya na may buhok.
din sobrang init. Pagkita na. Dito ko lang kasi ako sa kwarto. And hindi naman siya sobrang lamig. Kasi wala din naman akong aircon. Saka na lang kapag umaman na. Wala kami yung pambayad ng kuryente. And guys, ito ay sobrang easy lang gamitin. Masakit. Lahat naman ng wax masakit, guys. And tinatanong ako ng iba kasi nagpa-pageant ako, guys. O, yun, pinasak mo ng pausha. Nagpa-pageant ako, guys. And tinatanong nila ako kung nagwa-wax din ako ng basta yung sa part na medyo sensitive. Kung nagwa-wax ako, sabi ko hindi. Kasi masama yan, guys. Masama yan para sa ating mga babae. Kasi parang yun daw yung pangsangga ng mga dumi, ganun. So, ayan, itin ko ng ilang minuto para mas dumikit yung wax and then so, ayan guys, ito yung wax. Yeah! Ganyan ko siya ikalat. Sa aking pili-pili din. Magugupit ka lang guys ng kaperasong papel. Kahit anong papel guys, basta malinis. Ako kasi bago ako mag-start ng vlog, ginupit ko na siya. Ayan, ganyan siya alak. And then, lalagay ko lang siya dun sa may wax. So, ayan, nandun yung damit ko, pute. Yung maroon, naging pute. So, ayan, wait lang tayo ng ilang minuto. Basta hanggang sa ma-absorb mo ng papel, yung ano lang, cold wax. Sad and lonely. Yung mama ko nakakanta dun sa baba, napapasabay ko yun. Ayan. And then, ayan na, kinakabahan na ako. Guys, pag naglalagay talaga ako nito, medyo kinakabahan ako. And guys, kapag natanggal niya siya, expected niyo na may konting dugo. Konti lang naman, kasi normal lang yun kasi nahihigit yung hair niyo. And expected niyo na kapag natanggal niya yung wax, medyo red siya kagaya ng isa na to. Medyo hindi na siya red kasi matagal ilang minutes pa na siya na wax. Ayan. Tapos, kapag alam niyo na nakabukit na yung wax sa papel, ipupunan. Ang init. Lang ako. 1, 2, 3. Ay, may naiwan. Naiwan, guys. So, eto yun. Ayan. Meron siyang natatanggal na dito. Guys, gumupit ako na ulit ng isang papel. Hindi siya medyo dumasok dun sa may bandang baba. Hindi ko ata masyado na press. Ayan. Ang epic, diba? Epic yung tutorial ko. Basta din yun, guys. Basta kailangan intayin niyo siya na dun mas madikit dun sa papel. Para pag pinul niyo yung papel, dalang-dala talaga yung wax. Tama niyo yung nangyari sa akin kanina. Medyo nagbandali ako. Kaya, ayan. Ulitin ko siya. So, ayan na siya. Okay na to. 1, 2, 3. Ah! Nagatayo pa din. Another one. So, ayun guys. Medyo nag-epic yung pagkakal wax ko dito sa kabilang kung pinipili. Kasi hindi siya nasama lahat. And ito yung disadvantage ng cold wax, guys. Kailangan mo siyang ulitin para mas mabunot yung pinakang hair ng pili-pili mo. So yun guys, na-apply ko na ulit yung konting cold wax para dito sa natira sa pili-pili ko. So ito yung isang disadvantage ng paggamit ng cold wax. Kailangan mo siyang ulitin para mas ma-clean yung pili-pili mo at mas maalis yung buho. Guys, ang epic niya. Kaya babalik na lang ako. Wait lang guys, haalitin ko na yung pinag-alit. So, ayun guys, sa wakas. Ayan na, natanggal ko din. So, ayan na, ganyan yung advantage, ay disadvantage ng paggamit ng cold wax. Kailangan mo ulitin. Kaya yung pagkatapos mo mag-wax, sobrang red na ng kilikili mo. So, ayan guys, ayan yung result ng pag-cold wax ko. Ayan yung kilikili ko, diba? Hindi naman siya maitim. So, ayan lang guys. So, diba? Look at my armpit. Medyo maitim, pero hindi naman siya katulad na itim ng ibang pili-pili. Nakakahiyaman, pero syempre, ilang itong gawin for you guys. Ayan. Pagpasensya nyo na, yun ko ng braso ko kung bakit ako nakasandya ngayon. So,
vlog na to. So, ayun guys, thank you for watching. Sana natulungan ko kayo kahit medyo epic ng video na to. And sobrang init na, hindi ko na kaya dito guys. Kaya, this is the end of this video. Kaya kung bago ka lang sa channel ko guys, please don't forget to click the like, share, and subscribe. And hit the bell button below para pag may bago akong video, mat-notify ka. See you on my next vlog!